Syaitanur rajim, bismillahi arrahmanur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng kapayapaan, pagpapala at awa ng Allah sa ating lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat po at muli po ninyong pinaunlakan ang aming imbitasyon sa araw na to. Opisyal na po nating binubuksan ang ating hybrid public hearing. Nais po nating ipakilala ang isa po nating kasama na talaga pong nagmamalasakit sa mga kamusliman mula po nung araw pa na hindi pa po siya senador, isa pa po siyang mayor, hanggang sa nagkasama po kami sa MMDA, isa pong kaibigan, isa pong tunay na lingkod bayan, Senator Francis Tolentino. Umaga po, kagalang-galang na chairman. Karangalan ko po maging bahagi ng pagbubukas na inyong pagpupulo ngayong umaga. Bagamat meron din akong sariling pulong doon sa kabilang silid, ako po ay naririto para bigyan po, magbigay-pugay po sa ating mga kapatid na katutubo at Muslim. At samahan kayo, bagamat pansamantala, bago ako lumipat doon sa tunay na meeting na akin naman po ang pagpupunuan. Maraming salamat po at magandang umaga. Marami pong salamat, Senator Francis. Napakagaling po nitong abogado. Tayo po ay nakasalalay din ang ating mga bagay-bagay sa senador na ito. Kasama din po natin sa online ang atin pong minamahal na senadora, Amy Marcos, na mula pa noong araw ay nagmamahal na rin po sa mga kamusliman. Senator Amy, magandang umaga po. Binabati din po natin ang ating mga resource persons ngayong umaga at atin pong kikilalanin ang mga pisikal na nandito. Atin pong magandang sekretarya. Magandang umaga, Mr. Chair. Hi, good morning. Our resource persons from the National Commission on Muslim Filipinos or NCMF. Representing it is Director Cesar Maranda, Director for Bureau on Muslim and Muslim Cultural Affairs. Good morning, sir. And he is with Ms. Johaira Datlan, a Development Management Officer 3, and Ms. Yasmin Alonto Naga, Chief and GAD Focal Person. Good morning, ma'am. We also have Chairman of Akobakwit, Ms. Samira Gutok. Good morning. Together with Mr. John G. Cosain, the Focal Person on Lanao Barm. Morning. And also Mr. Abdullah Y. Pato, the focal person also on Lanao Barm. We also have the chairperson for the Khadija Center for Muslim Studies, Attorney Maisara D. Latif. Good morning, ma'am. And online, sir, we have the chairperson of the Bangsamoro Women Commission of Barm, Honorable Haja Bainon Caron. Good morning, ma'am. Together with the following, Ustadza Jihan L. Batiting, Muslim Religious Guidance Officer. Ustadza Anisa Taha Arab, Muslim Religious Guidance Officer. Sheikh Abdusalam D. Alabat, Muslim Religious Guidance Officer. And Sheikh Dr. Muhammad Nadzir Ebil, Juris. Good morning po sa inyo. And sir, we also have invited the National Historical Commission of the Philippines. They sent their regrets, pero pinadala po nila yung position paper nila on the two bills that we asked them to comment on. Mr. Chair. Maraming salamat po, ma'am. Ang ating pong secretary, maraming kaibigang mga Muslim na ako'y natuwa eh. Pagpasok nilang lahat, ikaw ay binabati nila lahat. Ang kulang na lang sa ating secretary ay hijab. Masha Allah.
Meron po bang opening statement ang ating mahal na senador? Salamat po, Mr. Chairman. Nabanggit ko na po kanina, pero patuloy po yung pag-suporta ko doon sa dalawang nakahaing panukalang batas dito po sa inyong committee, maging yung National Hijab Day. So ako po, bagamat magpapaalam, parang nandito pa rin ako. Halos kilala ko naman po lahat yan. Si Ms. Gutok, yung kanyang kapatid, ay aking fraternity brad. Ma'am, napakagaling din po ng kanyang kapatid at halos lahat. Alam ko po ang inyong saloobin at ako po ay kasama ninyo kahit wala ako mamaya. Maraming salamat po, Senator Francis Tolentino. Ako po ay magbibigay ng panimulang salita. Isa sa ating usapin ngayong umaga ay dalawang panukalang batas. Ang Senate Bill number 1272 ng inyo pong lingkod at ang Senate Bill number 805, inaakda naman po ni Senator Jinggoy Estrada. Ito po ay magkaparehong batas na naglalayong na magkaroon ng Hijab Day tuwing ikauna ng Pebrero. Itong panukala ay pagkilala sa kalayaan ng mga kababaihang Muslim na magsuot ng belo bilang bahagi ng kanilang paniniwala. Malinaw po ang ating tunguhin kung maisa sa batas at mawawaksin natin ang stereotyping o maling representasyon at diskriminasyon sa tradisyon at paniniwala ng mga babaeng Muslim, ito rin po ay pagsulong ng pagkakaisa at simbolo ng kapayapaan. Nais po nating bigyan diin na hindi ito isang simpleng pagtatalaga lamang ng araw para sa ating mga kapatid na Muslim. Hindi po ito simpleng panukalang batas, bagkus ito ay nagsisilbing hudyat at simbolo sa buong bansa. Kung hindi man sa buong mundo ng ating pag-usad bilang isang lipunan. Bilang tagapangulo po ng kumiting na atasan rin upang magtaguyod ng karapatan ng ating mga katutubo, napakahalaga para sa akin na mabigyan ng pagkakataon ang ating mga katutubong Ayta mula sa Mabalacat, Pampanga na maipahatid ang mga hinaing na sa kasalukuyang ay iniinda ng ating mga katutubo. Kabilang narito ang Joint Management Agreement, Benefit Sharing, pagbaba ng sukat ng ancestral domain ng mga Ayta, kasunduan sa pagitan ng CDC, NCIP at haduan 6 plus 14 Tribal Council at iba pa. Nararapat lamang po na tugunan ng Senado ang mga isyong ito para sa ating mga katutubong ang ating pinakaiingatang yaman ay ang kanilang kalupaan o ancestral domain. Atin ding inanyayahan po ang kinatawan ng National Commission on Indigenous Peoples at Clark Development Corporation upang magbigay linaw sa hindi pagkakaunawaan ng mga partido sa nasabing JMA. Hangarin po ng komite na ito na maging tulay sa pagbibigay linaw sa mga puntong hanggang sa ngayon ay hindi pa pinagkakasunduan ng ating mga katutubo at pamahalaan. Sa pagtatapos ng ating pagdidinig, hangad po natin na mabigyan ng kasagutan kung ano man po ang mga question natin. Ang pag-amyenda sa batas bilang 8371 o IPRA law o ang pagsusulong ng panibagong batas para bigyang karagdagang proteksyon ang ating mga katutubo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay magbibigay lang ng magandang panimulang pananalita bago ko po pakinggan, bago po natin pakinggan ang ating mga panauhin. Ako po ay nagpapasalamat una kay Senadora Samira Gotok. Ito po ang ako po ay tagahanga nito eh. Ako po ay talagang ginagawa ko po ang lahat para kayo ang makaupo dito at ako naman ang makaupo dyan. Sapagkat kayo po ang nararapat dito. Kayo po ang tunay
na pwedeng magrepresenta sa ating Bangsa Moro. Maraming salamat po sa inyong pagdating. At ganun din po sa aking pong teacher, kay Attorney Maysara Latip, noong panahon po ng BOL, siya po ang nag-lecture sa akin bago po ako. Noong una kasi ako po ay against dyan sa BOL dahil ako po ay nasa ilalim ng MNLF. Pero nung ako po ay napunta sa opisina ng amin at na anak Mindanao, nandoon po si Attorney Maysara, may hawak na ruler. Sabi niya, makinig ka! Ayan, siya po ang nag-leksyon sa akin patungkol sa BOL. Pagkatapos po nung leksyon na yon, ay ako po ay sumuporta na sa Bangsa Moro Organic Law. Mabuhay po, sister. Salamat po. Ngayon po ay hihingin ko po ang inyong mga opinion sa bagay na ito dahil ang National Hijab Day, katunayan, pag pinag-usapan po natin, ito ay karapatan ng mga Muslim na babae na gawin natin. Ngunit, nagkakaroon po ng diskriminasyon. Katunayan, isa po ako sa saksi niyan. Dati, naririnig ko lang yan. Pero nasaksihan ko yan mismo noong magkasama kami ni MP Jam Disimban Ramos, sasakay kami ng barko diyan sa Buhol. Nakita ko talaga sa mata ko noong kung paano na-discriminate si sister noong siya ay pumunta dun sa harapan ng gwardiya at nagtanong. Nagulat ako dahil barumbado yung gwardiya nung kausap niya. Barumbado talaga. Dey, doon ka pumunta. Ganun magsalita. Sabi ko, bakit kaya ganun itong... Ramadan pa noon, kaya medyo sabar. Nakita ko, may lumapit ngayon, nagtanong din, walang hijab. Mabay, napakabait ng gwardiya. Nagmagandang umaga pa, dito po kayo magtatanong, napakagalang. Aba, sabi ko, talagang mukha yatang hindi yata tama ito. Bumalik uli si sister para may itanong, si Sister Jam, barumbado na naman. Sabi ko, talagang sabar tayo. Huwag tayong magagalit. Maupo lang tayo. Tapos may dumating na naman, ang galang na naman niya doon sa hindi naka-hijab. Hindi na ako nakapagpigil. Sabi ko, total Ramadan, hindi ko na, ayaw natin makagawa ng hindi maganda. Nagsabi tayo sa mga pulis. Sinabi ko doon sa isang pulis, sabi ko, sabihan mo naman yung gwardiya na dapat pantay-pantay ang pagtingin mo sa tao. Hindi porket nakita mong nakaganyan at isang Muslim, ay babarumbaduhin mo na. Pagsabihan mo yan. Kaya ang ginawa ng pulis, pinagsabihan yung gwardiya at humingi naman ng dispensa. Pero nakaalis na kami. Numalis na yung barko. Yun yung mga halimbawa na kaya kailangan po natin ang National Hijab Day para magkaroon ng karunungan at kaalaman yung mga kababayan natin patungkol dito. Kasi baka hindi din masisi yung ibang tao dahil baka ang tingin nila, dahil mga napapanood nila sa TV, napapanood nila sa pelikula, minsan hindi maganda. Pati sa news na sinasabi, ay lalo na kapag ka, bias pa yung balitang napanood mo, hindi maganda talaga. Kaya po nakikita natin ang kahalagahan nitong National Hijab Day upang magkaroon po tayo ng araw ng pagpapaliwanag sa mga hindi Muslim kung ano ba itong suot-suot po ng mga Muslim na kababaihan. Na kung titingnan natin sa bawat simbahan ng Katoliko, ay makikita nila si Virgin Mary na nakahijab. Isa pong magandang paghalimbawa yan sa ating mga kapatid na Kristiyano na hindi tayo naiiba sa kanilang pananampalataya dahil pati si Virgin Mary at ang kanilang mga madre ay nakahijab din. Isa po itong
daan para sa kapayapaan. Kaya ngayon naman po, narinig nyo na po yung napakahaba kong talumpati. Kayo naman po ang pakikinggan ko. At siyempre po, pasensya na po kayo kung may favoritism ako. Uunahin ko lamang po si Ms. Samira Gotok. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Chairperson, Honorable. May PowerPoint po konti dito sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to the committee and to the chairperson, to the honors, Honorable Francis Tolentino, Amy Marcos, our ministry chairperson in the BARM, I see Ma'am Bainon Caron, our committee secretariat and chair, si Ma'am Susan, and everyone po, NCMF, Director Sir Maranda, everyone here, stakeholders. Pinakita po sa batas po international, Sir Chairman, na kailangan po may enabling mechanisms po na gagawin ng gobyerno para po ma-empower po ang kababaihan. I am humbled to take seat here, Sir Chairperson, almost 2,000 days after the Marawi siege. One day after the International Day of Peace yesterday, we were at the Quezon City Circle. Tatlo lang po kaming naka-hijab. At totoo po, Senator Robin, yung sabi mo, minsan kinakahiya namin po yung hijab dahil konti lang po kami. I also extend my gratitude to the Senate, Sir Chair, for the recognition in a resolution citing Bai Rohanisa Sumdad and yours truly as one of the 10 outstanding women in the nation's service. Sir, hindi po ito award, kundi mismo instrumento po para marami po tayo makilala na kababaihan na nagtatrabaho po sa mga komunidad. Pinapakita po rin sa international po, Sir Chairperson, that women are welcome per the United Nations Security Council 1325 na pwede po sila maging sundalo o police at pwede po, gaya sabi ng police na hijabi trooper, pwede po sila mag-hijab. Napakaganda, Sir Senator Chairman, if marami po tayong ma-recruit na hijabi sa kasundaluhan. I thank the good senator for this initiative, a brother in da'wah and Balik Islam, for the opportunity to thank him on his work on halal, madrasa, Muslim cemetery, sultanate system, among others, that for the first time in these halls of the Senate, 20 years after, Senator Rasul, who authored the bill on women in PMA, Military Academy, pwede na po kaming makaasa sa Senado na bibigyan ng suporta ang mga concern ng kamusliman. For instance po, Senator Robin, pasensya na po, hindi lang po tungkol sa hijab. Thousands of prisoners in jails in NCR and Luzon have no legal aid. Wala pong asawa ang Muslima na babaeng prisoner na bumibisita sa kanya, Senator Chairman. Napakakawawa po ng isang babaeng prisoner na kahit hijab man lang na 20 pesos, hindi natin mairigalo sa kanya sa oras ng Ramadan. Sorry po, ma-emotional po ako sa issue na to dahil alam niyo po, Senator, bumibisita po tayo sa ating mga kababaihan po dyan sa Mandaluyong Correctional. After all, Muslims may not just only be 10 million in the country. They are to be documented further, Senator Chairman. Hindi lang po deklarasyon ngayon po ang accomplishment po, Sir Senator, kung maipasa mo itong bill na to, kundi sosyal na preparasyon sa isang bansa na demokrasya, pinakamalaking Catholic country po sa Asia. And therefore, we are reminded po by the PSA, Philippine Statistics Authority even, that the Muslims need to be documented. Wala po sa kultura nila na isulat ang sarili nila sa mga records ng mga Philippine Statistics Authority. Hindi natin alam kung ang 10 million ay 10 million pa rin. Statistiki po ito ng 1970s pa po, Mr. Chairperson. We are also reminding ourselves po, Sir Chairperson, that you come and we come from the media industry. Karamihan ng istorya, sabi ng isang research namin sa UP, ay tungkol sa biyolensya, violence and crime. And therefore, itong iyong panawagan po to accomplish a recommendation nitong Asian Institute of Journalism and Communication, 70 pages po yan, Chairman, na study kung paano ang trato sa ating mga Muslim. Kinut and paste po namin ang kwentong tungkol sa Muslim. Ang movie tungkol sa Muslim ay either conflict, maalala natin si FPJ, may isang movie po siya. It's really about the war, about Muslims. So we recommend that hijab declaration be also a time for inspiring our country to know about the hijabis. Meron din isa. Yes, sir. Maraming asawa. Ay, yung maraming. Legal. May show. Yung may legal show. Wives. Oo, meron din. Tungkol sa wives naman, no? Totoo yan, Sir Chair. As a bakwit or evacuee, Sir Senator, hijab naging lifeline po namin, Sir Chair. Maging inspirasyon namin
sa pagkalimot ng aming depresyon tungkol duukol sa siege, Chairman. Ito lang po yung nasa ulo namin, ang hindi namin siguro naging instrumento mag-suicide dahil po sa oras ng kagipitan. This was the hardest part of our life, Senator. Kasama po ako doon, although hindi ako nawala ng bahay, pero nakasama po kami sa iligan sa mga taong nasa shelter po. At minsan yung hijab lang po at paumanhin sa committee na pinakita ko itong malong po, nagpaalam po ako sa inyo, na itong malong and hijab lang po, Chairman, minsan ang aming hawak sa higaan, sa floor, sa semento ng mga shelter. Senators, hate crimes is real. In the 1990s, nung college po ako, may mga hijabi po na takot lumakad po sa rekto dahil po iaatake sila dahil nakahijab sila by a certain person called Boy Rekto. Tapos pinadala po sa akin ng mga kabataan sa Zamboanga po, Sir Chairman, na kinadidirihan daw po yung nakahijab na nasa hospital na nurse dahil po mabaho, tingin sa kanila pangit. At therefore, pinapaalis sa kanila po yung kanilang niqab o kaya hijab. And therefore, pinaglaban po ni Nawarina Jukuy po yung DOH circular po na kinikilala yung hijab. This is their victory po. Hindi po ako yung nagtrabaho. Sila po sa Western Mindanao, Sir, pinaglaban nila na yung hijab ay hindi kinakadirihan. By virtue of a Department of Health circular, kaming mga estudyanteng nursing ay hindi bawal po mag-hijab. I had wanted po their chairman and their colleagues to be part of the media industry dahil maskom po ang natapos ko. Pero ang sinabi, Sir, sa akin ng isang broadcast editor, pwedeng alisin mo yung nasa ulo mo. Talagang na-insulto po ako, Chairman Senator. Bakit? Di ba namin kaya mag-UP? I almost lost self-confidence as a teenager po. Loss of identity, Sir Chair, I say, is worse than poverty at kamatayan disease. Dahil po nawawala yung passport identity mo. Sinabi po ng UN, peace starts in the minds of men. I understand I have given 15 minutes. We come to you, Sir Chairman, in the path of our ancestors who defended our hijab. Our ancestors, the Moros, defended our country from the Spaniards, the Americans, and the Japanese. They defended us to fight for peace, self-determination, and integrity. Hijab wear is not just a choice, clothing and faith. It is also part of our bigger call to recognize our minorities and thus inclusivity. Di ba ang ganda po, Sir Chairman, kung marami tayo makikita sa Ayala na naglalakad ng mga kababaihan na nakahijab, hindi nakakaya mag-BPO center, call center, magta-taxi at pwedeng sumakay kahit nakahijab. Minsan po, ang pinapatindig namin sa front namin, hindi nakahijab para lang po makataxi po kami. Thank God for Grab, hindi na nakikita yung aming hijab. We are women who wish to see the Air Force, sports, comedy, comics, cinema with hijabis. Salamat po kay Director ng Bagong Buwan. Binigyan niya ako ng tsansa po makasulat ng script. Pinagbigyan niya ako ng tsansa na hindi sa akin binigay ng news industry. I played football po. Kinakaya ko yung hijab ng college. Pero ngayon po, Sir Senator, salamat po sa iyong panindigan. Baka pwede na po yung mga news ay mag-hire ng hijabi. Gaya ng ginawa sa Zamboanga, hinanap nila yung hijabi para sa Christian-dominated Zamboanga may makitang nakahijab and therefore end hatred. Slowly, naging proud na po ako sa nasa ulo ko nung college po ako. Worse, if unrecognized, Senator, itong hijab, one can be withdrawn, even angry. Accordingly, some would resort to terrorism, Sir Chairman, dahil hindi daw nire-recognize ng TV o publiko yung kanilang mga moske at kanilang mga pananamit. Peace education is a must, not just a hijab day declaration. Pre-childhood education, it was found out, Chairman, na makita ng isang classmate sa kinder na merong nakahijab o kaya Ayta na classmate ay ma-appreciate ng isang bata na may kasama pala akong Ayta, maitim na tao o kaya nakabelo, respetado ko. It is not wrong to ask affirmative action, hindi special treatment ito, Sir Chairman. As diversity is our source of learning, sabi ng business best practice. We pray more hijabis will get into the workforce, Mr. Chairman. Lastly po, we mention, we pray that the 1996 GRPM and Left Peace Agreement led by Noor Miswari, that qualified Muslims be appointed into national agencies be done, Mr. Chair. I cannot overemphasize, Mr. Chair, yung mga problema namin sa GSIS for teachers, etc., etc. And therefore, hijab is not just declaration, it is also a social societal concern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Ma'am Samira Gotok. Napaka ganda po ng inyong presentasyon.
Ang susunod po natin na mag-present, ito po yung masasabi kong tunay na Member of Parliament. Ito talaga yung kinilala nung ako ay may nakausap sa DepEd. Ikaw ang kilala. At talaga daw na ang pinalakas mo yung edukasyon doon sa BARM. Atin pong sunod na pakinggan, si Attorney Maysara Di Latip. Maraming pong salamat, aming butihing Senador Robin Padilla, Robin Hood Padilla. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kayo po ay naliwanagan ukol sa kahalagahan po ng Bangsamoro Organic Law. At sabi niyo nga po, sinuportahan niyo. Nakita ko po yung pagmamahal niyo sa Bangsamoro dahil simula po nung araw na yon, nakita ko po na nagkampanya po kayo. Hindi lang po sa Senado, pati sa Kongreso, pati po sa pampubliko. Maraming maraming salamat. Tatanawin po namin habang buhay ang inyo pong ginawa para sa amin, para sa kapayapaan din po ng bansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan po ng aming grupo ng kababaihan ng Khadija Center for Muslim Women Studies, kami po ay nagpapasalamat na maimbitahan ng may akda kayo po, Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Pati na rin po si Senator Tolentino, kasamahan ko po siya sa MNSA dahil ako po ay isang graduate ng Masters in National Security Administration. Kami po yung first batch na tinondohan po ni Senator Ligarda. Kami po yung executive master's class. Nagpapasalamat po ako sa Senado dahil napakalaki po ng bahagi ninyo sa aming kasaysayan dito sa bansa po, lalo na po sa aming kamusliman. Gusto po naming ibahagi ang aming pahayag ukol sa panukalang batas number 805 at 1272. Na nagdedeklara sa ikaunang araw ng Pebrero bilang pambansang araw ng hijab. At ito ay magtataguyod ng pag-uunawa sa tradisyon ng Muslim sa pagsusuot ng hijab. 30 years ago po, Senator, yung aming advocacy sa hijab. Saksi po ako doon sa sinabi ni Senadora Samira Gutok. Kami po yung mga kabataan sa rekto na sinasabing nag-hijab at inaharas. Kami po yung unang nag-aklas, nag-resist at nag-assert ng aming karapatan na suot po ang hijab at hindi ikahiya. Dahil nung mga panahon po noon, 30 years ago, nagkaroon po ng violence against women sa rekto po mismo. At nahuli din po si Boy Rekto at nag-apologize dahil nagkaroon po ng dialogo ang mga kabataan sa mga kapulisan. Imagine, Senator, 17 years old ka na nakikipag-dialogue ka sa mga pulis, no? Colonel General. Kami po nila sa Samira Gutok yun, kabataan po namin. At hanggang ngayon po, nadarama namin yung karanasan na yun. Daladala po namin yung trauma, Senator. So ito pong pagpasa na ito at pagtataguyod, sana maipasa po, no? Kasi naipasa po ito sa third and final reading sa House. Ay napakalaki pong bagay sa amin. Sinuportahan po ito ng Bangsamoro Parliament. Dahil po nung last AR 172 po, kami po ay nagpasa ng resolusyon. Nilaban po namin yan sa Bangsamoro Transition Authority Parliament na magkaroon ng isang araw para sa kababaihan. Hindi po man nila naintindihan kung bakit kailangan dahil ang sabi nila, dalawa lang daw po ang sineselebrate na okasyon sa kamusliman, ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Para sa amin po, hindi po to celebration. Sabi nyo nga po, ito ay isang pampublikong kampanya sa pambansang kamalayan. Ibig sabihin, public awareness through education campaign. Yun po ang hinihiling lang po namin. Isang araw lang po sa 365 days na maliwanagan ang lahat po ng mamamayan na Pilipinas ukol sa kahalagaan ng aming pagsusuot ng hijab. Nais namin ipahayag po, mahal naming Senador, ang aming malakas na pagsuporta sa agarang pagpasa ng mga nasabing panukalang batas na naglalayong itaas ang kamalayan at pag-unawa sa kahalagaan ng aming hijab o belo. Sa pamamagitan po nito,
itataguyod po protektahan ng ating bansa ang kalayaan ng mga mamamayang Muslim na may sakatuparan ang kanilang pananampalataya ng matiwasay. Naniniwala po kami na sa pamamagitan ng pagmamarka ng isang araw sa bawat taon bilang kampanya ng pambansang araw na hijab, sa pamamagitan po ng mga aktibidad na pang-edukasyon sa mga institusyon ng gobyerno. Naalala ko po, sir, doon po sa aming uniform sa military, kasi reservist po ako, kailangan po naming magsuot ng maiksing palda. Hindi po ako, sir, pumayag. Sabi ko, hindi na lang po ako gagraduate kung kailangan ko pong suotin yung maiksing palda. Ang sabi po, yun daw po yung nakalagay po sa uniform standard, rules and regulation. Sana po, sir, iparating po natin sa kinaukulan na ang right to religious freedom ay pinakamataas at nire-respeto mismo ng konstitusyon natin. Sana po mailagay po yon sa ating uniform rules and regulation. Nailagay na po yon ng Navy. Nagkaroon na po sila ng allowing Muslim women to wear hijab at na-amend na po nila ang kanilang uniform rules. Sana po sumunod na rin po ang ibang antas sa Armed Forces of the Philippines, pati na po ang PNP. At pati na rin po, sir, ang pribadong sektor, kabilang ang mga paaralan, ay hindi lamang nagtataguyod ng malayang pahayag. Bakit po paaralan? Sa mga PE, sir, kailangan namin mag-swimsuit sa PE. Pag-swimming po, nagkakaroon po kami ng trauma dahil hindi po namin kayang suotin po yun, sir. Kasi ang aming pong hijab ay dapat total covering except the face and the hands. So hindi, kami po ay masyado pong naiinsulto na kailangan pa talagang i-drop yung subject na swimming dahil doon sa regulasyon sa paaralan. Naniniwala po kami na dapat walang takot, walang pasubali, walang diskriminasyon mula ninuman. Bagkos tayo po ay dapat humantong sa paggalang at pagkakaunawaan ng bawat mamamayang Pilipino. Sa loob po ng napakahabang panahon, nilaban po ng mga hijabi ang pagtatangi at diskriminasyon sa trabaho. Sabi po ni Samira, naalala ko po yun nung kabataan talaga pong siya po sana yung unang Muslim broadcaster na hijabi. Hindi po nangyari po yun dahil po sa kanyang hijab. Tirahan, ako po isang abogado. Hindi rin po ako tinanggap sa akomodasyon nung nakita po akong nakahijab. Nung nakalagay po doon na vacant, nung nagtanong po ako, sinabi wala na daw po. Sarado na daw po, wala pong bakante. Transportasyon, sa aming pag-araw-araw na taxi po, pag nakita pong nakahijab, isa lang po nasa isip nila, pupunta po sa Taguig, sa Quiapo, o sa amang Muslim area at hindi na po kami sasakay. Sa edukasyon din po, ako rin po ay nag-aral sa pribadong paaralan. Ang sabi po sa akin taon-taon, kailan ka ba magko-convert sa ibang relihiyon at tanggalin ang hijab. Napilitan din po akong alisin dahil ako po ay bata pa. Nasa 15, murang edad pa po, 15 years old. Pero imagine niyo po yung trauma na dinaanan ko sa murang edad na iwaksi ang aking identity. Ito po ay nararanasan namin araw-araw. Kami ay nagpupunyagi sa loob ng maraming taon upang igiit ang aming karapatang magsuot ng aming belo, ng ligtas sa aming lugar, sa trabaho man o sa paaralan. Ang kampanya pong ito na pampublikong kamalayan na nakapaloob po sa batas ay nagtataguyod din ng pambansang paghilom, lalo na po sa mga kababayang Muslim na matagal nang nakakaranas ng salungatan at digmaan sa aming mga lugar. Itinatatag nito ang pagkilala at paggalang sa pananampalataya at kultura ng katutubong Muslim ng bansa. Napapanahon din ang nasabing kampanya habang sinisikap nating lumikha ng isang mahabagin at inklusibong lipunan. Kailangan kilalanin natin na ang ating mga kapatid na Muslim sa bansa ay sumailalim sa mga negatibong karanasan
tulad po ng microaggressions. Halimbawa, ang hindi naangkop ng mga biro, mga insensitibong komento at mga stereotyping. Mga major discriminatory practices tulad po ng pagkaitan ng karapatang bumili ng ari-arian batay sa relihiyon ng isang tao. Ito po ay nangyari sa amin sa Mindanao. Meron pong mga instances na kung saan hindi po pinapayagan bumili ng lupa sa isang mga subdivision ang mga Muslim. Ang paghiling na tanggalin ang hijab sa trabaho at paaralan at iba pa. Ang ganito pong mga masasakit na karanasan ay nagpapahirap sa aming mga Muslim na mamuhay ng matiwasay at panatag at mawalan ng takot na baguhin ang aming pagkakakilanlan o ikompromiso ang aming paniniwala dahil kailangan naming mag-conform o sumunod. Kaya ang pagturo, tuturo sa publiko ukol sa hijab ay napakalaking may tutulong sa pagtataguyod ng isang matatag, nagkakaisa at pantay-pantay na lipunan sa ating bansa. Ang mga nasabing panukalang batas po na naayon ay naayon din po sa pandaigdigang panawagan para sa pagkaiba-iba, pagsasama at pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Ang kampanya na itinakda sa Pebrero 1 ay nagpapalakas din sa United Nations Observance ng World Interfaith Harmony Week sa unang linggo ng Pebrero at maging isang magandang hakbang po ito upang tumugon sa pag-unawa at pananampalatayang Islam. Nais namin naming bigyan diin na ang araw na ito ay hindi isang pagdiriwang dahil mayroon lamang dalawang pangunahing pagdiriwang sa Islam, ang Idul Fitr at Idul Adha. Para sa amin po, ito ay isang pambansang kampanya para sa pampublikong kamalayan na tutungo sa pagkakaunawaan sa kahalagahan ng hijab na magpapabuti sa kalagayan ng aming kababaihan. Gayun din po, ang pagsuot ng hijab ay hindi lamang po isang lifestyle choice. Ito po ay ang pagsasagawa ng pananampalataya at pagbibigay dignidad na protektadong karapatan sa ilalim ng konstitusyon at mga karapatang pantao at mga international po na konvensyon. Indeed, Mr. Chairman, Senator, legislations that promote and protect our right to wear our hijab in this country is really in need of prioritization. It is high time that we pass this legislation that sends a message of unity and solidarity for people of different faiths in this country. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa pag-imbita niyo po sa amin. Ito po ay 30 years in the making, Mr. Chair. We thank you for this legislation and we pray to Allah for its swift passage. Ang aming pong submission for proposed amendments ay nandito at isasubmit po namin sa inyong secretariat. Maraming pong salamat. Kasiyahan nawa po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Waalaikumsalam warahmatullah. Napakalinaw po ng mga pahayag ng ating mga resource guest. Alam nyo, sister, habang sinasabi nyo yung mga patungkol dyan sa... ay, ma'am, ako naman, napaka-gentlewoman mo naman. Ay, meron po tayong isinulong na Senate bill. At kanino ba napunta itong committee? Ito pong an act promoting the rights to equality and non-discrimination on the basis of race, ethnicity, religion, or being formerly, ako yun, incarcerated person. Kasi ano yan eh, lagi kaming, pag nakikita ko, ex-convict, oh, ganun. Parang tugma doon sa mga ni-raise niyong issues. Kasi talagang tunay ang discrimination. Eh. Nasa social justice siya ngayon. So, inshallah, madinig siya at masabi din natin yan. Kasi yan din yung mga una na final natin dito na gusto natin talaga mawala na yung
diskriminasyon. Kasi pag may diskriminasyon, ibig sabihin nun, may kamangmangan eh. Minsan, well, madalas, kamangmangan. Maraming tao na akala nila they are knowledgeable, but they are fools. Maraming ganun eh, yung maliit na knowledge. Mabuti rin kanina, nasabi mo, sister, kasi marami din naman tayong mga kapatid din ang bumabanat dito sa National Hijab Day. Ang karamihan ay mga maalam pa. Oo, at sinasabi tayo'y bida'a. Buti na lang sinabi mo diyan ano, na hindi natin dinadagdagan ang mga celebrations natin. Gusto nating malinawan. Maganda tanungin natin ang NCMF sa kanilang posisyon. Sino po ang unang mag-director? Ganda naman ang pangalan niyo, sir. Cesar Maranda. Kayo po ay Muslim po ba? Opo. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Pwede po bang mahingi ang inyong pananalita po? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Isa pong mapayapang umaga at magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po ang mga kagalang-galang at pinagpipitagang mga senador, katulad po ni Senador Amy Marcos at saka po si kanina si ating natunghayan si Francis Tolentino. At magandang umaga na rin po sa ating mga kasamaan dito, si Senadora Sam, ang ating matagal ng kasakasama, at saka si Atty. Lati po, magandang umaga po. At saka po yung nanonood po sa online, ang ating kasamaan dyan sa akin, yung ating mga kasamaan dyan. Kasama ko rin po ang aking mga kasamaan sa National Commission on Muslim Filipinos. Sa aking kanan po ay si Chief Yasmin Alonto Naga, ang aming focal person ng gender and development po. At sa aking kaliwa, ang aming Sharia Counselor na si Juhaira Datlan, na siyang aming Sharia Counselor sa Bureau of Muslim Cultural Affairs. Kami po ay nalulugod sa inyong imbitasyon na magbigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng suhestyon o kuro-kuro sa panukalang batas na inyo pong iniain na kasama po si Senator Jingo Estrada, no? So meron na kaming ginawang presentasyon. At meron din kaming ginawang position paper na sinubmit namin in advance last week pa ho, no? So bukod po doon at meron din kaming presentasyon, no? Kung inyong mamarapatin po ay ating ipakita. No, noong last Congress po, wala pa naman kasi Muslim Affairs Committee. Na sa Congress po, na pag-usapan niyo po ba ito sa Congress? No. Kayo po ba'y naimbita? Kasi doon meron committee on Muslim Affairs. Na position paper din ho. Parehas po ito? Opo. So, ito po ang aming position sa National Commission on Muslim Filipinos. Una po yung ating pag-define kung ano po ang hijab. It refers to a veil or modest garment that covers the head, neck, and bosom, which is worn by a Muslim female beyond the age of puberty in the presence of adult males outside of their immediate family. So ito po yung ating mandato. The mandate of the commission is to preserve and develop the culture, tradition, institutions, and well-being of Muslim Filipinos in conformity with the country's laws and in consonance with national unity and development. Ito po yung ating charter. So ano po ang role ng NCMF? Even before Senate Bills Numbers 805 and 1272,
The NCIP has been taking a proactive role in the promotion and greater understanding among non-Muslims about the practice and value of wearing a veil or headscarf, not only for Muslim women, but also for non-Muslims. The Commission has regularly partnered with private and public institutions in conducting a series of orientations and activities about wearing a hijab. So ito po yun, no? To encourage the wearing of hijab by Muslim women for their lifestyles, to remove the misconception on the way of Muslim dress, Muslim men and women alike, which is often mistaken for symbols of oppression, terrorism, and lack of freedom, and then to stop discrimination against hijab, protect the exercise of freedom of religion, and promote tolerance and acceptance in the practice of religion throughout the country. And finally, to promote appreciation and acceptance of diversity in the expression of faith. So the National Commission on Muslim Filipinos is consistent with the provisions of Islamic law in protecting, promoting, and fulfilling the rights of Filipino Muslim women. The Commission is committed to support the advocacy for the promotion and deep understanding amongst non-Muslim on the value of wearing a hijab as an act of modesty and dignity for Muslim women. In addition, the Commission is likewise committed to the promotion of tolerance and acceptance of the Islamic lifestyle such as the hijab amongst the citizenry. Wearing a hijab is one of the commandments of Allah and a form of worship or ibadah for Muslim women believers. It symbolizes the highest standard of chastity, modesty, and freedom for women in Islam. So meron na tayong mga basihan sa Quran. Siguro hindi ko na ito babasahin. Alam na po na ito ni Brother Senator Rubin. And then meron din po tayo sa hadith. Meron din na yung ating pinagbasihan. Ito po ang estado ng hijab sa Pilipinas. The Islamic practice of wearing a hijab is in consonance in Section 5 of Article 3 of the 1987 Constitution as correctly quoted by the Honorable Senators who sponsored the bills numbers 1272 and 805. However, as called in the explanatory note of Senate bills numbers 1272 and 805 in the Philippines, Muslim women who wear hijabs were asked to refrain from doing so in some universities. Katulad po na nabanggit kanina ni Atty. Latif, totoo po ito, nangyayari po ito. Alam po ninyo, naging saksi po rin ako rito, katulad po na nabanggit nyo kanina, na minsan ho, kami pumasok sa isang mall dito sa May Edsa. Hindi ko na po babanggitin yung mall na yan. No? Isa po yan sa pinakamalaking mall sa Pilipinas. So minsan, naglakad kami, papasok kami, ang kasama ko yung nanay ko, at saka yung asawa. Nung nandun na kami sa loob, since huli ako, sabi nung gwardiya, ay, Abu Sayyaf. So parang pinipinggan yung tenga ko. Nasa likod ako, dinig ko, mga Abu Sayyaf, nakapasok dito. So ang ginawa ko po, hindi ko po kinumpronta yung security guard. So ang ginawa ko po, pinatawag ko yung manager. Nagpakilala ako, sabi ko, ako po ay official ng gobyerno, ng pamahalaan, at hindi maganda ang ginawa ng inyong empleyado. De, sabi niya, ano po ang gusto niyong mangyari? Gusto ko bang paalisin ko na yung gwardiya? Sabi ko, hindi ho. Ang gusto ko lang po mangyari ay turuan po natin siya kung ano yung nandun sa mga ulo ng mga kababaihan natin. So, kinausap ko nung yung kanilang parang agency, OIC, the security agency, na dilipat daw siya, pero dapat ka ako turuan muna siya ng aral na ang pagsusot po ng hijab ay hindi po masama. So, katulad po rin na nabanggit kanina ng ating mga panauhid, ay totoo pong nangyayari ito. Isa pa doon, isa po sa pinakamalaking drugstore sa Pilipinas. Hindi ko na rin po babanggitin ang pangalan. Ito ay pinakamalaki. Hindi po sila tumatanggap ng Muslim na kahit po interns. No? At lalo na po, empleyado. So, mga pamangking ko na pharmacist, ay lahat po sila ay nag-apply doon. Subalit sila po ay tinanggihan. No? So kaya isa iba na punta sila sa Watsons, awa ng Diyos, tumatanggap ang Watsons at saka yung iba, no? So yung pinakamalaki hindi po tumatanggap ng Muslim kahit to intern lang, no? So pagpatuloy ko po, given the mentioned situations earlier within the country, the commission believes that there is a need to raise awareness
of the hijab to put a stop to all sorts of discrimination, including discrimination against Muslim women in any institution and place. And in this, the Commission strongly supports the passage of the Senate Bill Numbers 1272 and 805 as it is an effort which is designed for the empowerment of women, for the upliftment of their lives and status in the community, and for their protection and readiness in the pluralistic and diverse society. Ito po ang ating mga rekomendasyon. To achieve the purpose of these proposed Senate bills, which is to promote the understanding of the Muslim tradition of wearing a hijab, the NCIP is proposing the following for its possible inclusion in the passage of the above cited Senate bills. Number one, the term hijab may be referred to a veil or modest garment that covers the head, neck, and bosom, which is worn by a Muslim female beyond the age of puberty in the presence of adult males outside of their immediate family. It may further refer to only to any head, face, or body covering worn by Muslim women that conforms to a certain standard of modesty. Insertion of certain provision that emphasizes the allowable use of a hijab for both Filipino Muslim women and Christian women as a matter of right, not only on the first day of February, but every year, but also during the entire duration of their work, duties, and studies. This is in recognition of the principle of separation of church and state. Actually, hindi lang yung February 1st ang gusto nating mangyari na hijab day. Buong buwan po ng February, gusto natin kung inyo pong papayagan, no? Pangatlo po, integration of hijab awareness activities in the gender and development programs of all the government agencies. Lahat po ng ating mga ahensya sa pamahalaan ay may mga Muslim po na mga empleyado. Sila rin po ay nasasaktan pag siya ay nakakarinig ng mga negatibong komento tungkol sa pagsusuot po ng hijab. Insertion of final clause in the proposed Senate bills highlighting the permanent payment of a fine in the amount of not less than 100,000 and imprisonment of not less than 1 year or both of the discretion of the judge rendering the judgment to institutions, establishment, government agencies, non-government agencies, offices, companies, schools, colleges, universities, parks, public or private places such as malls, shopping centers, cinemas, public utilities, and other public places in case they committed discrimination against Muslim Filipino women in wearing a hijab during the performance of their duties, work, activities, and studies. Para po magkaroon po ng ngipin ang batas na ito. Ito po ang ating rekomendasyon. Declaration of the whole month of February of every year as a national hijab month. And finally, provision and allocation of funds for the implementation of various programs and awareness seminars relating to the hijab. Ito pong huli po ay binanggit natin sa kadahilan ng magiging parang implementor dito po ang ating ahensya. Subalit po, wala po tayong kakulangan na budget para gawin ito sa lahat ng distrito sa Pilipinas para kumabigyan awareness po. Katulad po na nabanggit ng ating mga kasamahan dito na kailang magkaroon po ng awareness, no? So, magpapaseminar tayo, magagather tayo ng mga programs. Kung bakit po kailangan natin magkaroon ng ganitong itong hijab. And then, allow me po, nabasahin ito. Modesty is the crown of a Muslima. Hijab forces a man to look at a woman with respect rather than as an object. Maraming salamat po. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Meron po bang wala? Kayo na po yung ano? Sa online po, meron po bang assalamu alaikum sa atin pong chairperson ng Bangsamoro Woman. Commissioner, sister, baka meron po kayong gustong ilahad, Sister Bainon Karon. Alaykum assalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sa panggap. Ujibinay minisitani rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Courtesies to the Honorable Senators Robin Hood Padilla and Jingoy Ejercito Estrada. To Senator, Honorable Senator Amy Marcos and Honorable Senator Francis Tolentino. To my colleague, MP Maysara Latif. And of course, Senadora Samira Gutok. To our and honorable members of the committee, Secretary Gining E. Mamunjong of the National Commission on Muslim Filipinos, and distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the position of the Bangsamoro government through the Bangsamoro Women Commission on Senate Bill Numbers 805 and 1272, an act declaring the first day of February of every year as National Hijab Day and promoting an understanding of the Muslim tradition of wearing hijab. Introduced by Honorable Senators Robin Hood Padilla and Jingoy Ejercito Estrada. On September 14, 2022, this representation delivered our statement of support to House Bill Numbers 1363 and 3725, both acts declaring the first day of February of every year as National Hijab Day and promoting an understanding of the Muslim tradition of wearing a hijab, filed by Honorable Representative City Shahara Mastura of the 1st District of Maguindanao and Mujib Hataman of the Lone District of Basilan. As I stand before this August body, and same support to the serial numbers 805 and 1272. Filed by Honorable Senators Robin Hood Padilla and Jingoy Estrada. We have previously supported a similar act initiated in 2021 by the Honorable Representative Amihilda Sangkupan as House Bill Number 8249, co-authored by Honorable Representatives Balindong Sinsuat, Limaporo MK Savignano, Limaporo A, Guya, Ajong, Hataman, and Nito, as well as Senate Bill 2081, authored by now Honorable Senate President Juan Miguel F. Zubiri. When the Senate and House of Representatives consulted the Bangsamoro Regional Government in 2021, we gave our full support through a parliamentary resolution initiated by yours truly together with the Honorable MP Attorney Maysara si Damdaman Natif and Honorable MP Engineer Baintan Adil Ampatuan, showing appreciation and support to these national legislative measures. We wrote and made more concrete this expression of support in resolution number 131, a resolution expressing the deepest gratitude and unequivocal support of the Bangsamoro Parliament to Senate Bill numbers 2081 and House Bill number 8249, both declaring February 1 of every year as National Hijab Day in promoting an understanding of the Muslim tradition of wearing hijab. The said resolution was adopted on June 24, 2021, and duly published in the adopted resolution of the BARM website and was officially transmitted to the Senate and Congress. Furthermore, hijab is not only an ordinary headscarf worn by Muslim women, but a religious garment signifying obedience to the holy words of Allah
the Most Glorified, the Almighty. As he commanded to the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, to wit. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty, that they should not display their beauty and ornaments except what must ordinarily appear thereof, that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women on the servants whom the right hand possess, or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of shame of sex. To add further, the Holy Quran said, O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves part of their outer garments, and that is more suitable, that they will be known and not be abused. And ever is Allah forgiving and merciful. That is Surah Al-Asr, Ayah 59. The objectives of the proposed bills are parallel with the goal of the Bangsamoro government in ensuring mutual respect and protection of each other's distinct beliefs, customs, and traditions. The filing of this bill signifies the very intention of the authors to promote understanding and appreciation of the core values in Islam, among which is modesty, which has been more upheld in these modern times when violence and abuses against women are prevalent. We commend the authors of these bills for taking the initiative and express our appreciation to the Senate of the Philippines, especially its Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, chaired by Your Honor, Senator Robin Hood Badilla, for consulting the Bangsamoro government on the proposed bills, thereby giving us the opportunity to provide further enlightenment. And this stance is a manifestation of strengthened coordination between the national and the Bangsamoro government. I would like to manifest our comments and recommendations to enhance the Senate bill. Comments and recommendations. As an expression of meaningful participation, we would like to open for discussion and deliberation the following points. One, as to Section 3 of the proposed House bills, wearing of hijab among Muslim females starts at the age of puberty. However, it has been a practice that girl children are highly encouraged to wear hijab even before the attainment of puberty. Hijab is an Arabic word that literally means covering, barrier, or screen. It refers to the thing that covers the body of a woman. Following this definition, but to the head or body covering. Instead, mutahajiba is the proper term for a woman in hijab. Hence, Section 3 of the proposed bill shall be read as follows. Section 3, definition of terms, as used in this act, hijab refers to a veil that covers head and chest, which is particularly worn by Muslim female upon attainment of the age of puberty in the presence of adult males outside of their immediate family. It may further refer to any head, face, or loose body covering worn by Muslim women that conforms to a certain standard of modesty for the purpose of preparing child female on the way of Islam,
and they are encouraged to wear hijab even before they reach the age of puberty. Mutahajiba refers to a Muslim woman wearing hijab. As to section 4, in the objectives of the proposed bills, the main purpose of hijab as provided in the Holy Quran must be added hence. Section 4 objectives, A, letter A, to reaffirm the purpose of wearing hijab as representation of modesty as ordained in the Holy Quran and prophetic traditions or hadith. 3, as to section 6, as the lead agency in implementing the proposed bills in the entire country, the National Commission on Muslim Filipinos must coordinate and consult with the Bangsamoro government, and the Bangsamoro government shall in coordination with local government units where Bangsamoro communities outside the core territories of BARM are located and the appropriate national government agencies provide assistance to enhance the economic, social. Section 4, in the objectives of the proposed bills, the main purpose of hijab as provided in the Holy Quran must be added. Section 4, objectives, letter A, to reaffirm the purpose of hijab as representation of modesty as ordained in the Holy Quran and prophetic or hadith. On matters on women, gender and development, the Bangsamoro Women Commission, by virtue of the Bangsamoro Autonomy Act, number 8, otherwise known as an act creating the Bangsamoro Women Commission of the BARM, providing for its powers, functions, and composition, and appropriating funds, therefore, the BWC serves as the primary policy-making, coordinating, and monitoring body. So it is mandated to promote, protect, and uphold women's rights, work for the elimination of all forms of discrimination against women, ensure that legal measures are taken to promote gender justice, women's rights, and welfare, and promote gender in development, including the meaningful participation of women in all levels of governance, policy, and decision making. Ultimately, it is very important to note that wearing hijab is not merely a lifestyle choice, as stated in the proposed bills. Wearing hijab is a religious obligation, as clearly stated in the Holy Quran and the prophetic traditions of the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. Therefore, section 6 of the proposed bill should be modified as follows. Implementing agency. The National Commission on Muslim Filipinos, in coordination and consultation with the Bangsamoro government, is hereby mandated as a lead agency in promoting and raising consciousness about the practice of wearing hijab, and it shall specifically coordinate with the Bangsamoro Women Commission, the primary policy making, coordinating, and monitoring body of women, gender, and development in the region. And it shall conduct activities that shall aim to deepen understanding of the hijab as an obligation amongst Muslim women. Towards this end, it may conduct information dissemination campaigns and other educational drives to effectively meet the objectives of this act. In conclusion, I would like to join our esteemed senators as they push for the passage of this act. Rest assured that the Bangsamoro government, through the Bangsamoro Women Commission, will strengthen its efforts to ensure that the noble objectives of this act will be fully realized. If there are questions and clarifications, I am enjoined by our esteemed Muslim religious leaders
Dr. Muhammad Nazir Ibel of the Bangsamoro Darul Ifta, Ustaz Abdul Salam Alabat, Ustaz Jihan Batiting, Ustaz Anissa Taha, and they can further shed enlightenment on the matter. Shukran. Thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Sister Commissioner Chairperson Bainon Karon. Maraming salamat po. Atin naman pong pakinggan si Miss Yasmin Alonto Naga. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Good morning to everyone. We are happy that this bill was filed again, the hijab bill. Since last 18th Congress, it was also filed, but not it's not put into bill because of the, you know, because of the time. But anyway, we would like to express our thanks and gratitude to the chair of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Robin Hood Padilla, and of course to Sir Tolentino and Ma'am Senator Amy Marcos for gracing this deliberation on hijab. So in behalf of the National Commission on Muslim Filipinos, our Secretary Giling Mamundiong strongly support, pinaparating po niya na the National Commission on Muslim Filipinos strongly supports the passage of this bill number 1272 and Senate Bill number 805, sponsored by the good senators, Senator Robin Padilla and Senator Jengoy Estrada, declaring the first day of February of every year as National Hijab Day and promoting an understanding on the Muslim traditions of wearing hijab. So if we dig deeper for the meaning of hijabs, and since malinaw po yung ano yung mga pahayag nitong mga kasamahan po natin Muslim women, mga women advocates, si Senadora Sam Gutdok, how we wish, ma'am, that you will be ano one of the member of the legislative body. And of course, si our good friend, attorney Ms. Sara Dandaman, malinaw po. And then si ma'am, head of the Bangsamoro Women Commission, si Ma'am Hijab Bainon Karon. And of course, our director for the Bureau of Muslim Cultural Affairs, malinaw po yung mga pahayag nila. But then I just want to, ano, to add on this, that hijab is not applied only for, if we dig deeper about the meaning of hijab, it's not only applied for Muslim women, but also men is also involved in the, ano, itong hijab. But nowadays, because we the most affected are the Muslim women, we refer to the wearing of hijab, the wearing of a headscarf by Muslim women, and it is a right for every Muslim woman around the world to wear hijab. Hindi lang po siya a piece of clothing, but it is our way of life for us Muslim women. And which is this is supported from the Holy Quran, from the Surah Al-Nur and Surah Al-Ahzab. And pursuant to the to the bills na naipas na isulong po even before the 18th Congress, it was passed in the House of Representatives that was sponsored by then Congresswoman Amihelda and Sangkupan, and now also Congressman Yasser Balindong and the rest of the Muslim congressmen. We in the National Commission, since we are
naatasan po tayo na tayo yung magli-lead dito sa program ng hijab. Even before these bills na sinusulong, we in the commission are very proactive in the campaign on the hijab, about the hijab. In fact, we are partnering with other institutions like the UPIIS and other individuals for the conduct of the awareness program. If I remember it right, we started the hijab program in the commission in 2015 or 2016. So, sa atin po sa ano sa commission, hindi lang po namin not only the first day of February kami nagkakaroon ng programa on this hijab the awareness, but the whole month of February, even beyond the month, ginagawa po ng NCMF yung hijab program and activities. Sa amin, we are conducting a series of hijab programs and activities since we have 11 regional offices around the across the country. So nagkakaroon po tayo ng series of hijab awareness, and hindi lang po ang invite natin to participate in the hijab program are Muslim women, but also non-Muslim, both men and women, para po maintindihan nila kung ano talaga ang hijab. At saka para ma-erase or mawala po yung stereotyping, they could understand why we are wearing the hijab. So yun po yung sa amin sa commission, which nabanggit po ni Director Maranda, na because of this program ang NCMF ang naatasan po to lead the program on hijab. Sana po magkaroon po ng appropriate funding, kasi po since we are conducting hindi lang po for the first day of the February, kasi the whole month of February, even beyond the February month, nagka-conduct po tayo ng awareness program sa iba't ibang lugar po. And just like po yung bill na anti-child marriage, which is isa din ang NCMF to implement the awareness campaign program, but we could not move forward kasi nga kulang po ang NCMF ng budget, insufficient po ang budget ng NCMF. So yun po yung recommendation po namin na baka po makahiling po ang NCMF for appropriate funds for these programs on hijab, at the same time yung ano po yung anti-child marriage po for the implementation, kasi doon po sa anti-child marriage tayo din po yung masyadong apektado ang mga Muslims at saka NCIPs. So with that po, this hijab bill, we strongly support po the passage of this bill, inshallah, this will mark national unity and solidarity in promoting the understanding of diversified culture and traditions in the Philippines. So again, thank you po kay Senator our beloved Senator Robin Hood Padilla for sponsoring this bill again, and also Senator Jingo Estrada, who also sponsored the bill 805. So with that, thank you po and wassalam. Maraming salamat po, sister. Yung pong nakapagsalita na po ba lahat? Okay na po, no? Pati yung nasa online. Yung pong patungkol po sa discrimination, yan po eh talagang issue yan. Marami na po talagang pangyayaring ganyan. Excuse me. Kaya po natin na pinasa yung Senate Bill number 233. Nandun na rin po yon, pati po yung patungkol po sa penalty. Kung mamaya po bibigyan po namin kayo ng kopya para makita nyo po doon. Kasi po dito hindi po natin pwedeng mailagay dahil declaration pa lang po ito. Gusto lang po nating makiisa sa ngayon po kasi worldwide recognition
ang World Hijab Day. Katunayan po ano in 2017 pati po ang New York State Senate ay inadopt niya ito ano February 1 as World Hijab Day. At noong 2017, House of Commons of the United Kingdom hosted an event marking the day that Prime Minister Theresa May attended. Isipin niyo po, pati nakita ko pa yung speech nito. Napanood ko yung speech nito ni Theresa May. And 2018, ano, Scottish Parliament also hosted a three-day exhibition to mark the day. Isipin niyo po yun, which Nicola Sturgeon, the first minister of Scotland, supported. Nakakatuwa po, ano? Mga bansang matatawag nating talagang nung araw, kasama na natin itong mga to, sa crusade pa lang, isipin nyo. Itong mga bansang binabanggit natin, ano? May history sa atin ito, pero they support. In January 2022, 27, ano, January 27, 2020, the Michigan Senate filed Senate Resolution Number 104 to recognize February 1, 2022 as World Hijab Day. So, talagang ano na po ito, talagang practice na ng buong mundo. Nakakatuwa po ito. At sabi naman po dito, no, sa binasa ko lang po, no, ang nag-umpisa po nito pala ay si Nazba Khan. Isang Bangladeshi American, ni-launch po niya ito noong 2013. She said that her aim was to raise awareness and normalize the wearing of hijab. Sabi niya, hoping to fostering religious tolerance given experiences of discrimination and bullying in schools, sabi niyo nga po, and university by spat on, chased, kick, and called a terrorist. This way, other women would not have the same experiences as she had to endure. Pareho po kayo ng mga naranasan, ano? Kaya nakikita natin yung inyong passion na ipaglaban ito. Ngayon, doon lang po sa ating mga ibang kapatid. Ako po, ang intention ko po dito ay dawa. Dawa po ito. Ang gusto ko po ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng araw na makiisa tayo, na nakikiisa ang buong mundo, na makasama po tayo dito. Ngayon, yung umpong mga suggestion po ng ating mga kapatid, maaring yung umpo ay magawa namin o hindi. Ang problema lang po dyan, pagdating po niyan sa deliberation o sa plenary, kapag masyado po tayong magiging religious, baka po hindi pumasa ito. Kailangan po ito ay maging alinsunod lamang doon kung paano nila final sa ibang bansa. Kumbaga, ito ay declaration. Opo, yung dawa, pwede nating gawin yan kapag isinasagawa na natin, pag nirecognize na natin yung World Hijab Day. The day itself, pwede na tayong magdawa. Pag, ang ibig pong sabihin, tayo na yung nagsasabi, galing na sa dila natin, galing na sa atin. Tayo na yung nagpapaliwanag, tayo na yung kumakausap sa kanila kung ano yung World Hijab Day. Kasi napakahirap po. Gagawin ko po yan. Ay, Muslim ako eh. Gagawin ko yan. Madaling gawin yan. Ang staff ko, Muslim. Ang gumawa nito, Muslim. Maranaw. Ang problema, mahihirapan po tayo sa plenary kapag naging masyado tayong religious. Tandaan po natin, iisa lang po tayo dyan na Muslim. 23 dyan ang hindi Muslim. Ano. Pagka nagmumukhang ipinipilit natin, malaking ano po yon, issue. Dapat kasi ang pag
Para sa akin, nakalagay po naman po dito din, eh, voluntary. Diba? Sa mga kapatid nating Muslim, isang pagpapaalala yan sa mga kapatid natin na babae, na mga Muslim, pero doon sa mga hindi Muslim, kailangan ang pagpapaliwanag natin sa kanila ay hindi sa paraan na, teka muna, bakit katulad kay sister, ano, binibiro natin siya kanina, oh, mag-hijab ka na, ganyan. Maganda ipaliwanag natin sa kanya kung ano hijab. Pero pagkatapos ng lahat ng usapan, mapupunta yon sa, tingnan mo si Virgin Mary, oh. Doon mapupunta yun, eh. Tingnan mo siya, naka-hijab din. Yun yung ibig ko pong sabihin. Kailangan sana maintindihan din ako ng mga kapatid natin kung yung ginawa naming bill, hindi po siya masyadong religious. Declaration po siya, at patawarin niyo po kami kung kami ng aking staff na mga Muslim din ay nagkulang at hindi po namin maitulak, kasi magkaiba po ang ating sitwasyon. Kayo sa barm, you are all Muslims. Pwede po kayo talaga. Kung ano yung nasa Quran, kung ano yung nasa Suna, pwede niyo po yan idiin. Pero po kami dito, kailangan po namin lumugar. Po, kailangan po namin makibagay. Kailangan lusot namin yung mga panukala namin na wala po tayong masasagasaan sa konstitusyon. Kailangan una, pantay-pantay, wala tayong pipilitin. Kailangan magkaiba eh. Magkaiba po ang sitwasyon natin. Kaya, pero kami po, gagawin namin, lalo na itong dalawang nasa likod ko na ito, ano ito eh, talagang maranaw pareho ito. Kumbaga, masasabi ko na sumusunod sila. Pero sana po, maintindihan nyo din kami kung hanggang saan lang yung limit namin. Ngayon, may mga tanong po dito na kayo lang ang makakasagot. Kasi pag ako tumanong, akat ako ang sumagot nito, ang sasabihin ng mga kasama ko, bias ka, nag-chairman ka pa dyan. Sana, doon ka na lang naupo. Kaya kailangan po, tanungin ko sa inyo ito. Pwede ko naman sagutin lahat to, pero mas maganda po, kayo po ang sumagot. Una, ano po ang kahalagahan ng pagdeklara ng Hijab Day? Sino po ang pwedeng sumagot? So, maraming salamat po, aming Mr. Chair. Ang naisip ko po kanina habang sinasabi natin ang limitasyon ng ating panukalang batas, ito po ay isa pong pambansang kampanya. Hindi po ito religious, kundi isa lang pong paggugunita. Kumbaga po ay parang remembrance doon po sa mga ganung panukala. Pumapasa naman po 'yon. Dahil kailangan po talaga, at napapanahon lang naman po, magkaroon tayo ng ganito pong mga, sabi nyo nga po, sa buong mundo, mula sa New York hanggang sa Scotland, ano, nauna na po sila sa mga ganitong mga panukalang batas. Mas lalo po siguro dapat sa Pilipinas, dahil mayroon po tayong mga katutubong Muslim na dapat din pong i-remember yung kanilang mga tradisyon. So, ang naisip ko po, napakahalaga po na ang ating anggulo po, ang ating pong didiinan ay hindi po sa religion. Ang ating pong didiinan ay yung pagkapantay-pantay, at ang ating pong didiinan ay dito ay yung ating respect po at tolerance. Doon po tayo lulugar, sir. So naisip ko po, public education campaign. Doon lang po tayo pupunta. Pagdating po doon sa pagpipilit, wala po tayong dapat pilitin, dahil bawal po yun. Dahil meron po tayong protection sa Constitution na right to one's belief and not to believe. Di po ba? So, dapat po lagi po tayong maging aware dun sa ating mga limitasyon. Lalo na po kayo, sir, baka sabihin, napaka-bias nyo dahil kayo po ay Muslim.
So, paborito niyo po yung sektor ninyo. Hindi po, ang gusto lang po natin sabihin, napapanahon na po, nagawin po ng tama. At ito pong World Hijab Day, 2013 pa po, sir. 9 years na po nung dineclare po yung World Hijab Day. So, ngayon po, 2022 na, wala pa po tayong panukalang batas. Ito po sana maintindihan po ng publiko na ito pong inyong panukalang batas ay isang pong lamang kampanya na kung saan hinihikayat, hinihimok ang publiko na maintindihan po kung bakit mayroong hijab ang kababaihang Muslim at wala pong pamimilit na magaganap. Yun po, Senator po, ang aking nasa isip. Maraming salamat po, Attorney. Meron pong gustong magdagdag? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I strongly agree with Ma'am former MP Attorney Maysara Dandaman. On behalf of the NCMF po, I just want to explain po bakit nag-insert po kami ng penal clause doon sa aming recommendations. Tama po yung sinabi ni Ma'am Maysara na for public awareness education po yung purpose ng bill na ito. It just happened po na nag-insert kami ng clause kasi po napansin po namin, as mentioned din po by Ma'am Senator Gutok, na meron na po actually issued na circular ang Department of Health and yung other government agencies allowing yung mga students and workers that they are allowed to wear hijab. Ang naisip po kasi ng commission, despite of that issuances, various issuances po, it still happens po, no? Kasi yung sa Department of Health, nagkaroon po ito ata ng circular noong 2001, I think, or 2005. But then, way back 2015, ang National Commission on Muslim Filipinos po ay na-call yung attention nila dahil po doon sa isang case na isang school sa Zamboanga na kinailangan pa pong makipagdialogo ng opisina para maintindihan ng isang school na hindi po pwedeng pilitin ng isang estudyante na hindi mag-wear ng hijab. Kaya po, yun po yung purpose namin doon. Pangalawa po yung na-mention po ni Director Maranda po na still, kahit meron pong mga issuances, nagkakaroon pa rin po ng discrimination. And we are not insisting po in our part na kung sino yung hindi susunod ay mape-penalize. We just want to protect our rights po as a Muslim women. Ako po isang youth na naranasan ko rin po bakit napunta ako sa NCMF. Naranasan ko po na one time nag-apply ako ng ID. So, dahil ako isang Muslim, gusto nilang ipatanggal sa akin yung aking belo. And I really insist na sabi ko, under the Constitution, inaalaw po ang mga babaeng Muslim na mag-wear ng hijab. And it is not allowed po na i-discriminate nyo kami na ipapatanggal sa amin. Kasi it is part of our culture, it is part of our tradition, it is part of our religion po. So, yun po yung ano namin na para po ma... Hindi naman i-compel yung mga companies, schools, and universities, but for them to respect our rights po. Kasi wearing hijab is not merely a part of our religion, but it is a guaranteed constitutional right for Muslim women po. Maraming salamat po, sister. Ganito pong gagawin natin. Makikipag-coordinate po tayo sa Committee on Social Justice kay Senator Amy Marcos. Para pagka dininig po nila itong bill natin na an act promoting the rights to equality and non-discrimination on the basis of race, ethnicity, religion, or being formerly incarcerated, gusto ko po nandun kayo. Yes, sir. It is our pleasure po to join the hearing. Opo, opo. Maraming salamat po, ma'am. Meron po tayong tanong pa, isa. Kung kahit na sino po ay pwedeng magtanong, ano po bang pagkakaiba ng hijab sa niqab at sa burka? Parang na-excite akong sagutin yun. So, major respect po ang alam ko po, meron din pong naka-join sa atin online na isang mataas na alim. But being a Sharia counselor at law po dito sa Philippines, I'd like to give a little differentiation ng mga terms na yon.
when we say burka, ito po yung mga kababae, yung mga kababaihan natin na makikita natin sa ibang countries that even their eyes, they used to cover their eyes. So yun po ang tinatawag na burka. Buong katawan yung naka-cover. So makikita natin ito sa mga Arab countries. So when we see niqab naman, yung niqab po ang nakikita. Yes. And when we see hijab, it refers to yung hijab po, yun yung parang yun yung pinaka kumbaga moderate na kayang i-practice ng isang Muslim. Kasi po yung pagwe-wear ng hijab, niqab and burqa, hindi lang po yun as a piece of cloth. Kasi meron din po kaming minimaintain na modesty and standard being a Muslim woman. Because if you're wearing a hijab po, it means po you must stay in your status po na modest ka. Kailangan mapanatili mo yung relihiyon mo. Hindi mo gagamitin ito para gumawa ng masama or ma-misinterpret yung relihiyon. So, yung nakikita po natin dito sa public, no? Yung mga nakikita natin, they are just wearing hijab po kasi nakikita yung face nila tsaka yung hands nila. And ito yung majority po na pinapractice kasi yung iba nga, sabi nila, even Allah subhanahu wa ta'ala allow us to show our face and hands during prayer, yung mga kababaihan. I think kung may gusto pong idagdag yung iba. Maraming salamat po. Meron pong nakataas ang kamay kila Sister Bainon Caron. Sa BWC po to. Tungkol sa katanungan mo, Senator, na yung ano bang pagkakaiba ni burka, pati ni nikab, pati ni hijab. Pinagatanggungan. Gaya ng sinabi ng ating kapatid na yung nagsalita kanina, na yung burka, gaya ng sinabi niya na yung pagsuot ng yung pagtakip ng babae sa lahat ng kanyang katawan, pati kanyang nagsuot siya ng natakpan ng kanyang kanyang mukha, tapos nilagyan pa ng manipis dito sa ibabaw niya. So, yung ginatawag natin burka. Ang tinatawag naman na nikab, yung ginagamit ng karamihan sa atin, nang tinatakpan si mukha, makikita pa rin si mata, yung ng nikab. Kapag sinabi natin hijab, ang hijab yung pagtakip ng out ng babae, magmula siya sa ulo hanggang natakpan ang kanyang dibdib at yung sinusuot niya, hindi lang nakasuot ng tundong, kundi nakasuot siya ng ayon sa sinabi ng Islam. Ang sinabi ng Islam is yung nakasuot siya ng mahaba, maluwang. Na maluwang, na makapal. Yun ang sinasabi na sinasabi natin hijab. Hindi masasabi na hijab, yung nakasuot lang tayo ng tundong, yung nasa, yung belo sa ating ulo, kundi matakpan ng at lahat ng aurat ng babae na hindi makikita ang mga signs ng aming katawan. Yun ang kinasabi natin na yung pangkaraniwang hijab na, yung pangkaraniwang sinatawag na hijab. So, ano lang namin ito dahil may mga sa amin paniniwala, yung ibang mga babae, na basta nakatundong lang, nakahijab na. Hindi yung nangibig sabihin noon. Ang sinasabi, matatakpan si Aura ng isang damit na di siya masikip, di siya manipis, maluwang siya at saka makapal. Hindi nakikita ang korte ng aming mga katawan. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Opo. At tanong ko lang po, magandang pagpapaliwanag po yun eh. Paano po yun? Ano po bang sinasabi dyan sa Islam? Lahat po ba yan ay nasa Quran? Yun po bang ang hijab o burka? O... Kasi marami po nagsasabi, katulad po ng mga bansang ito, ang sabi ng France, Bulgaria, Netherlands, ang niqab at ang burka, yan daw po ay hindi yan. Islamic. Ang Islamic daw po yung hijab.
yung covering lang daw po dahil yun daw lang daw ang nakuran sa Quran, kaya binan nila sa France, sa Tunisia, sa Bulgaria, sa Netherlands ang burka. Opo, sir. Yung sinasabi na ang nung sa traffic noon sa lang nang pumasok sa kanya si Asma, yung si Asma kapatid ng kanyang asawa na si Aisha. Nang pumasok sa kanya, sabi niya, Asma sabi niya, kapag umabot na sa age ng poverty yung babae, so hindi na ang dapat makikita lang sa kanya, ang kanyang dalawang kamay at kanyang mukha. Kaya doon tayo, yung kaya sinasabi natin, yung pagninikab na yan, kung sa Arabic pa, ang mas'ala muhtalafiha, ang sinasabi ng mas'ala muhtalafiha, hindi nagkakaisa ang lahat ng mga Islam scholar na nagsabi na ang nikab nga, ang babae nga ay dapat magninikab. Yun ang ano doon. May additional question. Pero ano? Okay. Sige po. Magkakaiba kasi ng level at saka alam natin na mahal naming senador na meron tayong apat na madhhab. Meron tayong apat na madhhab na magkakaiba sila, pero tama naman sila lahat. Nako, pasensya na po kayo, mga mahal naming kapatid dyan sa Cotabato. Putol-putol na po. Hindi na po namin kayo maintindihan. Naging alien na po ang salita. Apo, may makapagpaliwanag dito sa kasama natin? Apo, yes, sister. Chair. Maraming salamat po, sir. Ulitin ko lang, meron po kasi kaming hijab awareness media campaign. Ang 6-point criteria for hijab. Based po sa Quran and Sunnah, the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there are 6-point criteria for observing the hijab correctly. The first criterion is the extent of the body that should be covered. This is different for men and women. The extent of covering obligatorily on the male is to cover the body at least from the navel sa pusod hanggang sa knees. Sa lalaki po yan. For women, the extent of covering obligatory, ibig sabihin mandatory po, is to cover the complete body except the face and the hands. Kung makikita nyo, Mr. Chair, pag pumunta po tayo sa Hajj, hindi po tayo nakaburka, hindi rin po tayo nakanikab. Nakalabas po yung face at hands po. Bawal po sa Makkah na nakakover yung mukha natin. Hindi po tayo nagtatakip. Kahit may mixing pa po doon ng male and female. Makita nyo, siksikan po, babae, lalaki, nandun po sa Madina, sa Makkah. Mukha nila nakikita, pati hands. Hindi po inaalaw magtakip ng mukha. Yun po yung sinasabi na obligatory na i-cover mo ang iyong only to the wrist. Labas yung kamay at yung face. If they wish to, kung gusto po nila, siguro nakaayon sa kanilang mga kultura, pwede rin po nilang i-cover ang kanilang mukha. Katulad po ng burka or niqab, nakakover po yon. If they wish to. Hindi po inoobliga. Yun po yung klaro. Yung sabi po ni Ma'am Bainon karon na Bang Samora Women Commission Chairperson, may mga madhab, may mga schools of thought, ang Islam, na kung saan obligatory po yon. Pero hindi po tayo nagkakaisa doon. Ibig sabihin, as Muslim, hindi po yon majority opinion. So, ang majority po, pinagkakaisahan po natin, ay ang covering lang po up to the wrist. And then yung face po, open. All the remaining 5 criterias, that's the first criteria, are the same for men and women. Number 2nd po na criteria, the clothes worn should be loose and not reveal the figure. Number 3 po, the clothes worn should not be transparent, that one can see through them. Number 4 po, the clothes worn should not be so glamorous as to attract the opposite sex. Number 5, the clothes worn should not resemble that of the opposite sex. And number 6 po, the clothes worn should not resemble that of non-Muslims, meaning they should not wear clothes that are specifically identities or symbols of other religion. Yung pong hijab includes not just the outer covering, but also includes, besides these 6 criteria for clothing,
moral conduct, behavior, attitude, and intention of the individual. A person only fulfilling the physical criteria, meaning yung covering po ng hijab, should be observing the hijab of the eyes. And then that is only in the limited sense, sir. Ibig sabihin kung physical lang ang iyong hijab, hindi yung behavior, hindi yung iyong moral conduct, hindi yung iyong intention, hindi po yun ang sinasabi. Limited lang po ng hijab yon. Pero it should be hijab of the eyes, hijab of the heart, hijab of thought, hijab of intention. It includes the way a person walks, the way a person talks, and the way he behaves. So para po sa atin, hijab is a moral conduct. Malaki pong kaisipan ang hijab. Kaya nga po napakaganda pong ituro ang hijab sa lahat ng mamamayan para maintindihan po nila na kung nag-observe po properly, kahit po yung kami pong mga Muslims, very limited lang po ang understanding namin sa hijab. Pero napakalaki po palang kaisipan dahil ito po isang way of life. So, yun po yung nakapaloob doon sa term na hijab. May mga criteria po na dapat isunod. Pero ang malaking kaisipan po, ito po ay napakagandang gawain. Dahil kahinhinan, dignidad, moralidad, at magandang asal. Yun po ang hijab. Napakaganda po ng inyong pagpapaliwanag. Yan po eh, lahat ng binigay niyong katangian eh, yan na naman ay magandang dawa para sa ating mga kapatid din na Kristiyano. Dahil yun ang kanilang pagpapaliwanag din kung sino si Virgin Mary eh, na sabi mo doon, sister ng buong buo. Ano? Ngayon, ang ating ngayong pag-uusapan at kailangan nyo akong sagutin, paano natin yan itra-translate sa panukala natin na ang hijab ay hindi lang head cover? Senadora, nasa iyo yan. Hindi ko na-mention, Senator Pocher, na dagdagan ng pondo nila. Practical po, sir. Kasi, sir, I'm not defending the senator po, FB World, pero hindi po Islamic State ang Pilipinas. What the senator is saying, Chairman, is that secular state tayo, may secular advocacy tayo to make our religion be known. We can't push the religious legislation to a non-Islamic country. So yun yung point ni Senator. And what is the activities po, Senator? Yun ang fear naming dalawa kanina na if we penalize, baka ba hindi maipasa ni Senator? Pag magbigay tayo ng mga activities for funding, baka hindi maipasa ni Senator? Magbigay tayo ng programs, projects, baka hindi maipasa ni Senator? Pero Senator, ang appeal rin namin yung balance, sir, is that yung 700 million na budget na parang pinasa po. First hearing na ba? Mukhang kulang, sir, talaga for any hijab activities, sir. Pagka nandun po tayo sa a budget hearing, nandun po ako para matulungan po kayo. Yung gender development fund, sir, na 5%, baka po mabigyan sila po na nasa national budget po gaa. 5% of national funds or any line agency should have allotment, no, for women or for hijab awareness, no? To that effect, sir, Senator. So, yung women, peace, and security, sir, for example, women in military academy, translation nun, pagkikilala ng ating mga institution, defense sector, PMA, na merong nakahijab. So paano yun, sir, Senator? Anong translation, sir? Tatanungin natin sila, PMA, may activity ba kayo, sir? Pondo nyo yan. Di ba, sir, Senator? Di ba? May activity kayo February 1. Ipakita nyo naman sa Pilipinas na may activity kayo. Ipakita nyo ABS-CBN 5. Meron kayong coverage naman sa mga Muslim, hindi lang legal wife. Meron din kami ibang kwento sa aming mga hindi lang love life, 'di ba, Sir Senator? So may mga ganong translation, sir, that because of itong pagpanukala mo, every agency o nga, no, ano kaya ng aming gagawin? I-report back namin 'yan eh. 'Di ba, sir? Maraming salamat, Senadora. Ayun, napakasarap pagka nakasuporta sa iyo si ano eh, si ating Senadora Gotok. Opo, maraming salamat po. Yung pong patungkol po sa budget, i-hearing naman po yan eh.
Tandaan lang po niyo yung mga binigay niyang ano, para doon po tayo huhugot. Kailan po ba ang hearing ng budget niyo? Actually po, wala pang schedule, no? Pero kaya po gusto po namin magkaroon ng appointment sa inyo para po maipaliwanag namin. Kasi po yung NEP ng 2023 aprobado na po. Sabihin, wala ho nadagdag, nabawasan pa po yung pondo namin ng 2022. So lalo pa siyang bumaba. So lahat ng aming proposal for 2023... Bakit daw po bumaba yung budget nyo? Ano pong explanation ng... Ang sabi po, hanggang dyan lang po yung ceiling nyo. Hindi na po kayo tumaas pa dyan. So yung ceiling na yan, binabaan pa. So talaga... Ano daw pong dahilan nila? Di ba ang nasa DBM Muslim? Opo. Opo. O si Sister Pangandaman, ano bang nangyari? Kung siguro po hindi nakarating sa kanya, doon pa lang po sa level ng kanyang USEC, ano na. Sige po, pag-usapan po natin doon. Kaya po... Opo, baka... Opo. To sing chairman, ha? Sige po. Tayo yung pinakamaraming anak. Muslim family. Dumarami po tayo, Sir Chairman. Bakit lumit ang budget? Nandyan po kayo, sir. Kayo po ang depensa namin. So yung family planning. Baka yun ang sabi. Pero di ba si Pangandaman ay Maranao? Sir, magkakartesi kami sa kanya. Ma'am Secretary, hi po. Taga Marawi rin, Ranak. Kasi kumbaga sa, siya yung first floor eh. Second floor lang kami. Dapat nag-audience kayo sa kanya. Pero gagawin natin ng... pwede natin gawin. Ano po, congressional inquiry, congressional insertion na lang po ang aming pag-asa. Opo. Sige po. Okay, balik po tayo sa hijab. Okay po ba kayo doon sa sinasabi ni Senadora Gotok na ito po talaga ay huwag nating gawing masyadong religious? Opo. Yes, Mr. Chair. Naisip ko po, Mr. Chair, with your permission. Yung pong bill ninyo po, sir, na 2333, napakaganda po nito. At sana po, can I ask the permission of the NCMF to look at section 10, page 9? Baka dito na po makuha yung kasagutan dun sa tanong nyo kanina na penal provision. Dahil ito pong batas na to, very comprehensive siya about penalties for discrimination. Papasok na din po dito, Mr. Chair, yung tungkol sa non-discrimination on women wearing hijab or Muslim women. So, ito na po yung kahilingan nila na magkaroon ng katuparan, yung pagpipenalize po ng mga bumaviolate sa batas tungkol sa discrimination. So, ito pa lang po yung first na discrimination bill na nakita ko na merong penal clause po. So, ito po siguro sa NCMF, Sir Maranda, section 10 po, malinaw po dito lahat. Napakarami pa po, may imprisonment, may 100,000, 500,000. Napakarami sa siguro matatakot na po yung magbabiolate nito. So ito po siguro, sir, hindi na natin dapat i-mention dun sa batas dahil mako-complicate po yung ating panukala na ang isa lang naman po ang hinihiling natin, pambansang kampanya lamang. Hindi naman po dapat maging substantive law na kung saan mayroong mga substantive provisions na magpa-penalize ng mga acts or omissions. Penal law po 'yon. Hindi na po 'yon declaration. Hindi na po sakop 'yon ng declaration, sir. So tama po kayo. Huwag na po natin i-complicate. Kami na lang din po sa hanay namin ang mag-explain sa aming hanay sa community na suportahan po namin yung act, an act protecting, promoting rights, equality, non-discrimination on the basis of race, ethnicity, religion, and formerly being incarcerated person under SB 233. Kami na lang po ang magpaparating, Mr. Chair. Maraming salamat po, Attorney Maysara. Yun po, meron pa po bang makukomento po yung atin pong Bangsamoro women bago po tayo humingi ng mga panghuling pananalita? Assalamu alaikum po sa ating pong Bangsamoro women. Baka meron po kayong panghuling salita.
Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have some concern here patungkol doon sa pagkakaiba ng burqa at saka ng hijab at saka ng ano yung isa? Niqab. Which is sa concern ng iba, ito daw ay hindi kabilang sa kumbaga Islam na concept. Well, maaring tama. Maaring tama doon sa punto ng pagbibigkas lamang. Pero as a religion, ito'y tama lahat. Sapagkat ang tanging konsepto naman doon is, kumbaga, yung babae is magkaroon siya ng, kumbaga, sabihin nating pagiging modesty, kumbang matakpan ang kanyang aura. So sabihin mo mang ito'y burqa, sabihin mo mang ito ay hijab, sabihin mo mang ito ay khima, sabihin mo mang ito ay gita. Napakaraming ano, mga term dyan, which is nangangahulugan na lahat is pangtake. So as long as ito ay, kumbaga, ando doon yung Islamic concept na takpan ng babae, walang problema doon sa salita na anumang gamitin. Huwag lang mag, kumbaga, mag, kung titingnan ko na yung ginamit ng Quran o inabit sa nabanggit sa Sunnah, kasi lahat ang konsepto is matakpan ang babae. Pinapractice ng ibang bansa, which is sa Pilipinas, wala halimbawa, hindi natin tingnan yun. Kundi ang konsepto doon, is yung babae is nagkakaroon siya ng sitar o nagkakaroon siya ng takib sa kanyang katawan. Minsan nga sa iba pang ano, sa halimbawa sa ibang bansa ng ibang Arabo, ang ginagamit nila is itim. While dito sa atin, yung itim pwede. Doon sa mga lugar na kasi yung itim medyo ano siya, kumbaga medyo matapang sa dumi. Pero may mga gumagamit din na iba na puti. So yung puti medyo ano yun, medyo kumbaga ano sa dumi. So, wag nating tingnan yaon. As long as ito ay pangtakip doon sa babae, pangtakip doon sa aura ng babae. So, alhamdulillah, lahat ito ay kumbaga tanggap sa Islam. Itong pagkakaiba ng mga term na burqa, hijab, khimar, ano-ano, hindi yun malaking usapin. As long as ando doon yung pinaka malalim gusto ng Islam, pinaka wisdom na kumbaga yung babae is magkaroon siya ng pantakip, alhamdulillah, yun na yun. So, yun ang aming ano dito, kumbaga concern sa bagay na ito. Maraming salamat po. Yun na po ang huling pananalita po ng Bangsamoro Women. Yun na po ba? Yun na po. Well, bilang panghuli is kami po ilubos na nagpapasalamat sa opisina namin dito na Bangsamoro Women Commission. Pero ito yung parang nagiging katawan ng lahat ng Bangsamoro government dito sapagkat sila yung connection sa issue na ito at sa mga susunod bang mga maaaring mga issue na masyadong natatouch o di kaya masyadong may kinalaman patungkol sa mga sister ng mga kababaihan. So, bilang panghuli, kami nagpapasalamat sa pakikilahok namin dito, pakibahagi ng ano pa mang bagay na may kinalaman sa usaping natatouch indirect ang mga kababaihan at kayo din sa mga iba pang usapin. Alhamdulillah. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Cotabato, sa lahat po ng kapiling natin mula sa Bangsamoro Women. Mabuhay po kayo. Assalamualaikum. Ngayon, huling tanong ko na lang po kung sinong sasagot. Ano po ang ating ipopromote sa national? Kasi tatanungin ako dyan sa plenary sigurado. Kung ano ba yun? Kita mo ka? Niqab o burka? Sigurado tatanungin ako dyan. Definite yun. Sir Chair, I don't think we endorse a kind of wearing, but we endorse it as a way of life or as a choice. That's what Constitution reminds us po, Sir Chair. Even women without hijab, let's respect. I mean, this is something na hindi nyo sinasabi, mas modest si may kumbong, hindi. Minsan marites pa kami. Hindi po kami perpektong tao. Kami pa mismo may kasalanang mas malami kaysa mga hindi naka-hijab tapos grabe po yung kanilang pagbigay ng zakat. Prayers, sunnah, 2 o'clock morning prayers.
So hindi po ito kasukatan kung sino mas relihiyoso. Sir Chair, let us endorse it as a choice, as a respect, as an instrument of peace policy, as the Constitution reminds us. Peace policy po. Maraming salamat po, sister. Nagataas po ng kamay uli si brother. Brother, kayo po. Okay, para po sa amin, Mr. Senator, is yung word na lang na hijab. Kasi yan ang kumbaga pati sa word na ano nila, ginamit nila is hijab. So dyan na lang tayo. Dyan na lang tayo. And then with all due respect doon sa kay ma'am kanina, parang ano yun, parang kumbaga parang opensyon. Kasi as long as ang babae nag-hijab, that is the sign of, siya ay may pagkamodest. Kung hindi man siya nagbibigay ng saka, naggagawa ng ibang mano, wala na tayo doon. Pero as a bilang pagpapakita ng kautusan na huwag ilantad ang kumbaga aura ng babae, yun ay pagsunod sa unang-una sa ating tagapaglikha. And then kasunod, utos yun eh. So kumbaga, kung gawin natin na ang basihan, hindi naman doon sa pag-hijab or nag-hijab. So, ibig sabihin, parang binaliwala natin yung mga ganitong, kumbaga, nag-hijab ka pero hindi naman alam kung anong nasa puso. Wala na nakakalam sa puso kundi ang tayong tagapaglikha. So, kumbaga, as a bilang isang Muslima, nag-hijab, alhamdulillah, that's the sign na meron siyang doon sa puso na ano, kumbaga, masabi natin iman. Kasi sabi sa hadith, hindi ba't may isang, kumbaga, parang clots ng dugo sa inyong katawan na kapag ito'y nagiging matuwid, ang buong katawan is magiging matuwid. At yun na ibig sabihin ang ating puso. So, ang puso kapag naging matuwid, kasama niyong kasunod na mga panglabas na anyo natin. So, yun ang ano ko doon, magkaparang comment doon sa kay with respect doon sa yeah, Mr. Chair. Correct sir. Forgive me for that ano na nagmamarites. Yung ano po sir, what I meant is it's a jihad. Yung struggle natin na kaya tayo nag-hijab, hindi rin tayo perpekto. Every day is jihad, every moment. So yun lang sir, brother, ang ano, what I meant is that tayo po ay nag-hijab in an effort to comply with the five pillars of Islam, and hijab is one of the guidance sa atin. So yun po brother, I meant na pati pagkilala po sa mga taong walang access sa hijab at saka hindi makahijab dahil choice po nila yon, yun rin ay ating kinikilala po bilang demokrasya po, brother, sa commission. Brother, baka meron po kayong idadagdag? Bilang ano dito sa ating bansa, alhamdulillah, nasa country tayo na talagang ano, masasabi natin democracy. Inshallah, pagkasunod ng mga araw, matalaki din natin to. So tama yung kay sister, bilang isang bansa na democracy, masasabi natin oo. Pero ganun din ang, kumbaga, tanging masasabi natin dito is wag din i-discrimination yung mga babae na kapag nakapag-hijab, sabihin natin na hindi natin alam kung anong nasa puso nila. Kumbaga, parang ganun din. Same sana case pa rin, same aksyon sa kumbaga, parang pagiging demokrasya ng ating bansa. Alhamdulillah, napakaganda po ng talakayan na ito. Ito ang mga kailangan nating talakayan. Basta sa kayo po, baka may panghuling salita po kayo. Opo, maikli lang naman po. Kami po sa National Commission Muslim Filipinos ay nagpapasalamat po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na makapagbigay ng suggestion sa bill na inyong pong in-sponsor. Kaya po naman ako naglagay doon ng penal clause kasi po hindi rin namin ito, wala rin kaming kopya nito at hindi namin alam na mayroon palang panukala ng ganito. So siguro po kung kami nabigyan ng kopya nito ay hindi rin siguro kami maglalagay doon. Subalit maganda po ito, no? Ang tanong lang namin kung saan ho ba ito ngayon? Nasa anong kwan ho? Opo, ano per hearing? Second hearing na po ba ito? Opo, sana po. Okay. So, magpatawag ng committee. Pag nagpatawag po ang committee, sasabihan ko po kayo agad. Sige po, maraming salamat po at kami binigyan nyo ng pagkakataon po. Yun na lang po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Meron pa po, sister? Mr. Chair, ang alam ko po, ang dati pong
Bangsamoro Women Commission ay nakakuha po kami, kasi dati po akong member ng parliament, nakakuha po kami ng fatwa sa Darul Ifta, Bangsamoro Darul Ifta, na sumusuporta po sa National Hijab Day. Baka po humingi, i-request po natin sa kanila, sa Bangsamoro Women Commission, yung official copy supporting the National Hijab Day ng mga mufti po. Ibig sabihin, sila po yung mga jurist, sila po yung nakakaalam kung ano po talaga yung mas malalim na kahulugan. At sinusuportahan po nila, sinususugan ang National Hijab Day. So kung yung pong mga jurist ay sumusuporta, tayo rin po bilang mga ordinaryong mga Muslim, ay sinusuportahan po natin ang ating mga ulama na sumusuporta din sa National Hijab Day. Sa akin po, palagay, Mr. Chair, ang ating pong mensahe sa ating pamayanan ay ang National Hijab Day ay hindi dapat katakutan ng hijab, dahil hindi po ito nakakatakot. ito po lamang ay isang pamamaraan ng isang mamamayan na kagaya po ng mga madre. Hindi po tayo natatakot sa mga madre. Pag po nakikita natin yung mga madre, natutuwa po tayo. Mayroon po tayong feeling po natin ay banal, safe tayo. Sana po, yun din po yung maramdaman ng ating mga kapwa Pilipino pag nakikita po kami. Kasi baliktad po, pag kami nakikita, ang tiniisip nila Abu Sayyaf agad. So sana po ngayon, dahil sa National Hijab Day, ay mabaliktad din po, at sana mapabilang din kami doon. Sasabi niyo po nga si Virgin Mary, ang kanyang pangalan po ay Fatima alayhi salam, ay talaga pong nakabelo. At yun din po ang ini-emulate ng mga madre sa ating bansa. Ganun din po naman ng mga Muslim na women. Maraming salamat po, sister. Napakaganda po, no? Bilang panghuling pananalita po, ito po ay, teka muna, may binigay itong aking staff eh. Simpleng-simple, ginanon eh. Brother, nasa kay Senator Angara yung budget. Kaya, kung meron kang dapat pasyalan, alam mo na. Huwag mo sabihin, sinabi ko sa'yo, total, nasa TV na eh. So, inshallah, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat, sa NCMF, kay Senadora Gotok, at kay Attorney Maysara Latif. Ako po ay muli, alhamdulillah, ako po ay nandito sa committee na to, at tayo po ay pinagpala, at tayo po ay pinagbigyan ng ating Senate President at sa rules na magkaroon po ng Committee on Muslim Affairs. Napaka, ito po ang una sa Senado. Kaya napaka, ako po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa Senate, sa 19th Congress, at binigyan po nila tayo ng, kumbaga ay pintuan para kung ano man po yung ating mga hinaing ay makarating po sa mataas na kapulungan. Kaya ito po ay, ano na po namin ito? Isusulong na ba natin ito sa committee report, Sec? Okay. Asahan na lang po namin kayo kapag ito po ay nakarating sa plenary, kailangan po namin kayo doon, inshallah. Maraming salamat po, at akin muna pong sususpindihin ang pagdinig na to. Maraming salamat. Assalamualaikum. Maraming salamat po.